Nang makauwi si Sam-Sam, ay dire-diretso na siyang pumasok sa kanilang maliit na silong. Ipinato niya ang mga laruang goma sa maliit at sira-sira nilang mesa, bago akmang tatawagin sana ang atensyon ng ina nang makita niya nakahiga ito at walang malay sa sahig. Nanay! Hiyaw ng batang si Sam-Sam at dali-daling lumapit sa kanyang ina. Hindi lubos mo unawaan ni Sam-Sam ang nangyayari, kaya napaluhan na lamang siya at niyakap ang ina. Hanggang sa maalala ni Sam-Sam ang bilin ng kanyang ina noon. Na kung sakaling merong mangyari, ay huwag itong mag-aatubiling humingi ng tulong sa mga tao sa labas. Kaya naman nagmamadaling lumabas ang batang si Sam-Sam at tumakbo patungo sa kalsada. Tulong! Tulong! Si nanay! Hiyaw ni Sam-Sam. Pero misto labang walang nakakarinig sa kanya dahil abalang ilang mga kapitbahay sa ibang bagay. Nagpatuloy siya sa paghiyaw at paglalakad-takbo si Sam-Sam hanggang sa muntik pa nga siyang masagasaan ng isang kotse. Tumigil ang humaharurot na kotse at agad na bumaba ang sakay nito na isang lalaking mukhang mayaman. Are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ng lalaki kay Sam-Sam na ngayon ay nakaupo na sa sahig. Tiningnan niya pa kung meron galos ang bata, subalit wala naman. Marahil ay nawalan damang talaga ito ng balanse. Dadalhin kita sa ospital. Alok pa ng lalaki. Umiling si Sam-Sam. Doon lamang napansin ng lalaki na lumuluha na pala ang bata. Si nanay ko po, dalhin mo po sa ospital. Pakiusap ng musmos na bata. Kumunot naman ang noon ng lalaki sa kanyang narinig. Bakit? Nasaan bang nanay mo? Bagaman naguguluhan, sumunod na lamang ang lalaki kay Sam-Sam nang hilahin niya ang kamay nito patungo sa kanilang bahay na may hindi naman kalayuan mula sa kalsada kung saan muntik nang masagasaan si Sam-Sam. Kinalabit pang muli ni Sam-Sam ang lalaki at saka inabutan ng 5 piso. Lalong naguluhan ang lalaki. Ito po, bayad ko. Dalhin niyo lang po si nanay sa ospital. Ipit na wika pa ng bata. Lalo namang nahabag ang lalaki sa sitwasyon ng musmos na batang si Sam-Sam. Pumasok na sila sa loob ng silong at sinunan lamang ng lalaki si Sam-Sam. Hanggang sa ituro na ng bata ang kanyang nanay na walang malay. Lumakas ang kabog ng dibdib ng lalaki nang makalapit siya sa nanay ni Sam-Sam. Dahan-dahan siyang napaupo sa tapat nito. At halos maluha na lamang na mapagtanto niya ang katauhan nito. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Rosa, ang nanay mo nandito na! Wika ni Catherine kay Rosa na tumutulong sa kanilang pamilya sa paglalagay ng mga atsara sa mga garapon. Dumating na si Janet, ang kanyang nanay na nagtatrabaho bilang labandera sa Maynila. Nagmamadaling tumayo ang 16 na taong gulang na si Rosa at saka sinalubong ang kanyang nanay na kabababa lamang mula sa tricycle at daladala ang ilang mga bagahe at kaunting pasalubong nito mula sa Maynila. Nay! Hiyaw ni Rosa sabay talo na tiyakap sa kanyang nanay Janet. Ay nako anak, sandali lamang at magbabayad muna ako ng tricycle. Natatawang wika ni Janet dahil mukhang sabik na sabik si Rosa na makasama siya. Ay siya, ako na lamang ang magbabayad. Pumasok ka na roon at nang makapananghalian ka na. Alok naman ni Catherine. Nagpasalamat pa si Janet bago iabot ang ilang mga dalahin niya kay Rosa. Ilang buwan lang ako nawala, mukhang namamayat ka na yata. Hindi ka na nagkakakain siguro. Wika ni Janet na makaupo na sila sa maliit na hapag sa labas ng kubo. Magkaibigang matalik sina Catherine at Janet, kaya nasa iisang lupa lamang ang kanilang mga kubo. Mas malaki lamang ng hama kay Catherine dahil dalawa lang naman ang magkasama sa buhay si Janet at Rosa. Ay nako, hindi na nga yan kumakain. Paano ba naman kasi? Nagdadalaga na masyado. Gusto pa yatang sumali sa mutsa ng sampagita. Natatawang pahaging naman ni Esther, ang isa pang malapit nilang kaibigan na taga-kabilang kalsada naman. Baka nagbo-boyfriend ka na anak, ha? Sinasabi ko sa'yo, saka na muna yan. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Bili naman ni Janet saka isa-isa niyang anak na babae.
Tumangutang naman si Rosa. Opo naman, Nay. Lagi ko naman pong inaalala ang mga billing niyo sa akin. Nakangiting tugon ang Dalagita. Nagsimula na silang kumain at pinagsaluhan nilang inihaw na tilapia at nilagang talbos ng kamote na pakahanda-handa pa ni Catherine para kay Janet. Meron pa nga nakahandang pakwan para sa kanilang panghimagas. Habang kumakain din ay nagkwento si Janet sa kanyang buhay sa Maynila. Isa siyang labandera sa isang mayamang pamilya. Kinailang mga ibang bayan ni Janet dahil wala silang mapagkukunang mag-ina. Wala ng tatay si Rosa dahil sa kasamaang palad ay nasawi ito sa isang aksidente noon sa pangingisda. Kaya naman dalawa na lamang silang mag-ina dahil wala rin namang naging kapatid si Rosa. Sa Maynila, napadpad si Janet dahil may recruiter noon na naghahanap ng mga katulong sa kanilang baryo. Ayaw man niyang iwan ang kanyang anak, lalo na't Dalagita ito, ay wala siyang nagawa dahil kinakailangan nilang mabuhay. Kaya naman si Catherine na lang tumitingin kay Rosa. Siyang nagbabalita kay Janet ukol sa lagay ng kanyang dalagitang anak. Dalawang beses lang kasi sa isang taon kung umuwi si Janet dahil talagang mabigat ang kanyang trabaho at mansyon na yun. At ngayon nga ay sakto ang bakasyon pa si Rosa mula sa kanyang school. Sa pasukan nga ay 4th year high school na siya at gagraduate na. Alam mo ba nang minsan kunin ko ang card ni Rosa sa school? Nabanggit sa akin ng madam na may chance pala itong maging valedictorian kung pananatilihin niyang pagiging mahusay sa klase ngayong taon. Kwento pa ni Catherine. Ay talaga ba anak? Nako, pagkagaling mo naman talaga. Buti na lang at hindi mo napapabayaan ang sarili mo kahit nawala ako. Nakangiting wika ni Janet. Sumandal si Rosa sa balikat ng ina na ani mo ay naglalambing. Siyempre, Nay. Para kapag graduate ako at nagkatrabaho at yumaman ako, hindi mo nakakailanganing maglabada sa Maynila. Tayo naman ang maghahanap ng labandera para sa atin, Nay. Biro pa ni Rosa sa kanyang nanay. Ay nako, mapagbiro ka talaga, anak. Pero sana nga'y magbilang anghel ka at nang magkatotoo yung mga sinasabi mo. Ay siya nga pala maiba ko. Total, bakasyon mo na rin naman. Baka gusto mong sumama muna sa akin sa Maynila? Sakto, pwede mo akong tulungan sa paglalabada roon. Naghahanap din kasi ng ekstra na labandera ang mga amo ko. At least kahit papaano ay magkakasweldo ka pa. Ano, gusto mo ba? Tama, at nang may pagkakaabalahan naman kahit papaano si Rosa. Kaya naman namin tong paglalagay ng atsara. Para na rin makapunta ka na ng Maynila. Wika naman ni Catherine na siyang sinang-ayunan pa ni Esther. Bigla namang kuminang ang mga mata ni Rosa ng kanyang mapagtanto na isasama nga siya ng kanyang ina patungo sa Maynila. Talaga, Nay? Isasama mo ko sa Maynila? Pag-uulit na tanong pa ni Rosa. Tumungutangu naman si Janet. Oo nga, anak. Sakto, dalawang buwan ang bakasyon mo, kaya ano ba naman yung magkasama tayo ng dalawang buwan? Madali na masabihin sa amo ko na anak kita. Tsaka matutuwa pa yun kasi kakilala at mapagkakatiwalaan ang makakasama ko. Nabitawan pa ni Rosa ang mangkok na kanyang pakwan at saka niya kapang kanyang nanay. Yay! Salamat, Nay! Nakakatuwa naman at makakapunta na ako sa wakas sa Maynila. Natutuwang dagdag at hiyaw pa ni Rosa. Oh, excited na si Rosa. Ingatan mo yan, Mare, ha? Napakarami pa namang masasamang loob sa Maynila. Bilin pa ni Esther. Dahil dati rin siyang namasukan sa mga restaurant sa Maynila noon. Abay, oo naman, iingatan ko talaga to. At nag-iisa ng anak. Sabit naman ni Janet, sabay yakap din sa kanyang dalagita. Mukhang magkakaroon pala ng bonding ang mag-ina. Kahit papaano dahil magkasama silang magtatrabaho sa Maynila. Isang linggo lamang ay tinagal ng bakasyon ni Janet dahil kinakailangan na rin niyang bumalik ng Maynila at magtrabaho. Mabuti na nga lamang at kasama niya na si Rosa. Dahil kahit padalagita na ito, mahirap pa rin kung minsan na magpaalam kapag babalik na si Janet sa Maynila dahil nga dalawa na lamang silang magkasama sa buhay. Buong biyahe nga ay nakatingin lamang si Rosa sa labas ng bintana ng bus. Animo'y excited talaga na sa wakas ay makakapunta na siya ng Maynila. Na siya napapanood lamang niya sa TV o hindi naman kaya ay narinig sa mga kwento ng kanyang nanay Janet. Anak, ang ulo mo baka maputol. Paalala ni Janet dahil talaga namang kung todo disilip si Rosa sa mga probinsya at syudad na kanilang nadadaanan.
hindi mo naman kasi masisisi ang Dalagita dahil ito rin naman ang kauna-unahang beses na siya ay bumiyahe ng ganito kahaba. Wala siyang ibang lugar na kinagisnan kundi ang munting probinsya lamang nila. Nay, malayo pa po ba tayo? Tanong ni Rosa. Malayo-layo pa anak, pero kapag nakakita ka na ng mga matatayag na gusali, ibig sabihin, nasa Maynila na tayo. Ako'y iidlip lang muna ha, kung magutom ka man, kunin mo na lang tong nilagang itlog na nasa plastic ha. Tumangutanguna lamang si Rosa at saka muling ibinalik ang kanyang pagtingin sa labas ng bintana, habang manghang-mangha naman sa lahat ng kanyang mga nakikita. Dalawang buwan siyang mananatili sa Maynila sa piling ng kanyang ina. Nagkasundo naman na sila na tutulong si Rosa sa kanya sa paglalabada at kung maiba mang iuutos ang amo ni Janet sa kanya ay susundin niya dahil makikitira na rin lamang siya. Hindi naman alintana ni Rosa iyon dahil kahit pa sa munting edad niya ay sanay na siya sa mga mabibigat na gawain. Makailang oras pa ay natanaw na rin ni Rosa ang mga matatayog na gusali. Lalo lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita pang mga matatalas at malalaking billboards. Napakarami rin kotse. At bagaman traffic at napakainit, mistula bang walang-wala lamang iyon kay Rosa dahil mas lamang ang kanyang pagkamangha sa mga kanyang nakikita. Nay, nasa Maynila na tayo? Tanong ni Rosa kay Janet nang mapuungkot ito at magising mula sa pagkakaidlik. Ah, abay, oo, nasa Maynila na nga tayo anak. Maganda ka na at malapit na tayong bumaba sa terminal. Na-text ko na rin ang driver ni na ma'am at pumayag naman sila na sunduin na lang tayo ng L300 para maisakay na rin ang mga gulay at prutas na dala natin. Nag-ayos na nga si Rosa at hindi na maitago pang ngiti sa kanyang mga labi nang marinig mula sa kanyang nanay Janet na malapit na nga sila. At tama nga naman si Janet dahil makaraan lamang ang halos kalahating minuto ay nasa terminal na sila ng bus. Oh, yung mga bababa ng Maynila riyan. Pagsigisig na kayo at nasa Maynila na tayo. Hiyaw ng konduktor. Halika na, Nay. Tanong ni Rosa. Tumangu naman si Janet at saka isinukbit ng mga bag nilang mag-ina. Manong, may kargada po kami doon sa baba. Wika ni Janet na siyang tinanguan naman ng konduktor. Ibinaba na rin ang ilang mga bayong ng prutas at gulay na ibibigay ni Janet sa kanyang mga amo. Saktong pagbaba rin nila ay naroon na si Kuya Emmer, ang driver ng mga amo ni Janet. Ate Janet! Hiyaw ni Emmer na makalapit ito sa mag-ina. Aba, isang linggo ka lang nawala, napakarami mo namang inuwi. Tiyak na matutuwa si na mamatsir nito, sambit ni Emmer. Sabay lingon kay Rosa. Aba, sino naman tong napakagandang dalagita na ito? Ikaw siguro si Rosa, no? Nako, ikaw ang laging kinakwento sa amin ni Ate Janet. Malugod na mangumiti at bumati si Rosa. Magandang tanghali ho. Ako nga po si Rosa. Magalang pangwika ng dalagita. Napakagandang bata. Hindi mo naman sinabi Ate Janet na ganito pala kagandang anak mo. Sana maging ganyan din kagandang anak namin ni Mrs. Wika pa ni Emmer. Bago kunin ang mga dala ng matanda at isakay sa L300 service na kanilang sasakyan. Sigurado naman ako magiging maganda rin ang magiging anak mo dahil maganda naman talaga si Maricar. Siya nga pala Rosa, anak. Si Maricar ang kasamahan ko sa paglalaba. E kinailangan nang mag-leave dahil nga malapit ng mga anak. Doon na sila nagkain laban ni Emmer sa mansyon. Ganun po ba? Nako, ang sweet naman po pala ng love story ninyo, Kuya Emmer. Wika pa ni Rosa na makasakay na silang lahat sa L300. Ay, sinabi mo pa. Ang bait-bait pa nga ng amo namin kasi kahit buntis si Maricar, hindi siya tinanggal sa trabaho. Kita mo naman, pinasundo pa talaga si Ate Janet sa terminal. Ganun sila kabait sa amin. Kwento pa ni Emmer. Hindi tuloy maiwasang masabik ni Rosa na makarating sa mansyon na tinutukoy ni na Emmer at ng kanyang nanay Janet. Mukhang ang maganda naman kasi ang turing ng mga amo ng kanyang ina sa kanya. Kailanman ay hindi naman nagkwento ng masama si Janet tungkol sa kanyang mga amo dahil abot langit ang kapaitan ng mga ito. Kalahating oras pang lumipas. Mabuti na lamang at hindi rin masyadong traffic dahil nakarating agad si na Rosa sa mansyon. At halos lumuwa na lamang ang mga mata ng dalagita nang makita ang mga napakalalaki at napakalawak na mga mansyon sa loob ng mamahaling subdivision.
Nay! Kinalapit ni Rosa si Janet at halos hindi naman maiwasang matawa ni Janet sa reaksyon ng kanyang anak. Dahil ganoon-ganoon din ang kanyang naging reaksyon nung unang beses niyang makatapak sa Maynila noon. O ano? Napakalaki ng mga bahay ano? Tumangutang naman si Rosa. Opo, nay, grabe. Ang lalaki ng mga bahay. Parang yung mga nakikita ko sa TV. Ganito po talaga pala dito, no? Sunod-sunod na wika ni Rosa na animoy excited na excited. Kung sa bagay naman kasi ay ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng mga mansyon. Ay, hintayin mong makarating tayo sa mansyon ng mga amo ko. Wika pa ni Janet. Lalo lamang tuloy na sabik si Rosa. Hanggang sa makarating na nga sila sa tapat ng gate ng mansyon, kumunot na ang noon ni Rosa. Ito na ba yun, Nay? Parang hindi naman maganda. Wika ng dalagita dahil mataas at malaking gate lamang ang tumambad sa kanya. Itim pang kulay kaya mukhang walang espesyal. Kaya naman hindi maiwasang manliit ng mga mata ni Rosa. Natawa na lang si Janet at Emmer dahil tiyak na magugulat si Rosa kapag bumukas na ang gate. Kinuha pa nga ni Emmer ang radyo at rinadyo ng gwardya na nasa loob. At maya-maya lang ay otomatiko nang bumukas ang gate. Kung kanina ay nanliliit, ngayon ay halos lumabas na ang mga mata ni Rosa sa mga talukap nito at pasukan na ng langaw ang kanyang bibig sa pagkakabuka dahil sa labis na pagkamangha. O ano anak, nagulat ka ano? Natatawang wika ni Janet nang makita ang reaksyon ni Rosa. Lalo na nang tuluyang makapasok ang sasakyan sa loob. Dahil talaga namang kakaibang mansyon na iyon. Aakalain mong bahay ito ng presidente ng bansa sa sobrang lawak at ganda nito. Meron pang fountain sa harap at punong-puno ng mga makukulay na bulaklak sa harap ang hardin. Napakalawak ng parking sa harap at malas na malas mo ang mga mamahaling kotse na naroon. Wala mang alam sa kotse si Rosa. Nakakasiguro naman siyang mamahalin ng mga yon dahil sa wangis pa lamang. Doon tayo sa likod papasok anak dahil naroon ang daan patungo sa kusina. Wika pa ni Janet habang nakasunod lamang si Rosa sa kanya at hindi pa rin makapagsalita dahil sa sobrang pagkamangha. Nagulat pa nga lalo si Rosa nang makitang maganda pa rin ang pinto na kanilang papasukan kahit palikod lamang ito patungong kusina. Doon sa pintong yon, doon ang tulugan natin. Hiwalay ang kwarto ng mga kasambahay sa labandera, kusinera at pati sa driver. Si Maricar ang kasama ko roon. Pero ngayon ay ikaw na muna sa loob ng 2 buwan. Paliwanag pa ni Janet. Bago sila dumiretso muna sa kusina upang iwan ang mga bayong ng gulay at prutas doon. Saktong pagdating nga nila ay sinalubong sila ni Manang Yoli, ang mayordoma ng mansyon at ang iba pang mga kasambahay. Ganon lamang ay mistulang nasanay na agad si Rosa sa mga gawain sa mansyon. Napag-alaman naman niyang nasa bakasyon pa lang mga amo at hindi pa uuwi. Kaya naman pinaghandaan nilang lahat ang pagbabalik ng mga ito. Isang gabi ay nakaramdam ng uhaw si Rosa kaya agad siya nagtungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Sakto namang pagkarating niya ay merong isang gwapong binatilyo na naroon din. Ay Diyos ko po! Sino ka? Nagtataka at gulat na tanong ni Rosa. The owner of this house. Who are you? Tas kilay na tanong naman ng binatilyo. Ay, Englishero. Bulong ni Rosa sa sarili. Anak ako ni Nanay Janet. Good evening. Hindi siya pinansin ng binatilyo at basta lamang na tinalikuran. Ay, suplado. Reklamo pa ni Rosa sa sarili. Iyon ang kauna-unahan nilang interaksyon ni George na siyang anak ng kanyang mga amo. Kinabukasan din ay opisyal nang nakilala ni Rosa ang kanyang mga amo. Tama nga ang kwento ng kanyang ina dahil mababait ang mga ito. Nakakapagtaka lamang dahil para bang hindi naman namana ng anak nila ang kanilang kabaitan. Ay, suplado talaga yan. Pero mabait naman talaga. Sadyang hindi lang sanay makipag-usap sa mga tao, lalo na kapag hindi kilala. Kwento ni Janet nang magtanong si Rosa ukol kay George. Saktong bakasyon din ni George sa eskwelahan. Magkasing edad lamang silang dalawa ni Rosa kaya pareho rin sila ng level sa high school. Araw-araw pang nakikita ni Rosa si George. Sa katunayan nga, eh hindi naman niya maitatangging gwapo ang binatilyo. Sadyang suplado lamang talaga ito.
Humuhuni pa ng awitin si Rosa habang nagsasampay ng mga damit sa laundry area. Sakto naman na napadaan si George roon dahil kukunin niya ang polo na susuotin para sa event ng kanyang mga magulang. Is that part of your work? Supladong tanong ni George. Nagulat naman si Rosa nang sabihin niyo ni George. Ay, nakakagulat ka naman. Lagi ka na lang nagugulat. Ano? If somebody breaks into your house, hanggang gulat ka lang din? Aba, natural lang naman na magulat kung nakakagulat talaga. Alam mo ikaw, napakasuplado mo. Bahagya namang napangisi si George nang sagutin siya ng dalaga. Sa katunayan kasi natutuwa siya rito. Cute rin naman kasi si Rosa. At maganda pa. Whatever. Where's my polo? Tanong pa ni George. Iniabot ni Rosa ang polo nito. Ito na po ang polo ninyo, sir. Do your job better next time, okay? Napataas ng kilay si Rosa. Ay, ewan ko sa'yo. Reklamo nito at akmang maglalakad na. Subalit madulas doon dahil nga siya'y naglalaba. Kaya naman muntikan pa siyang madulas kung hindi siya agad na salo ni George. Natigilan si Rosa dahil magkalapit ang mukha nila ng binatilyo. Naramdaman niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Gayun din naman si George na parabang nagiinit pa ang pisngi. Nagmamadali silang lumayo sa isa't isa at humingi pa ng paumanhin. Ipinagpatuloy ni Rosa ang paglalaba habang si George naman ay umalis na sa laundry area. Kapwa namumula ang mga pisngi. Mula noon ay mistula nang naging close sila sa isa't isa. Kung dating suplado si George at palaban si Rosa, nagkapalagayan na sila ng loob. Madalas na silang magbiruan at magkansyawan. Hanggang sa kinailangan nang bumalik ni Rosa sa probinsya dahil pasokan na. Malungkot man dahil mahihiwalay sa bagong kaibigan, siniguro naman ni Rosa na babalik siyang muli sa susunod na bakasyon. Subalit kaagad naman itong napaaga dahil sa hindi inaasahang pagsubok. I know you wanna take care of your mom, pero it's hard for us to find another worker na mapagkakatiwalaan namin. You should not worry dahil nakausap ko naman ang mga tita mo rito and they're fine with taking care of her. Could you please do this for us, Rosa? Pakiusap ni Mrs. Annabel ng maihatid na nilang nanghihinang si Janet sa probinsya. May iniinda na itong sakit sa Maynila. Mabuti na nga lamang at nagmagandang loob ang pamilya na ihatid si Janet sa probinsya at isama na rin sana si Rosa pabalik sa Maynila kung papayag man ito. Sa isang banda, gustong gusto rin ni Rosa na bumalik sa Maynila dahil ibig sabihin lamang noon ay makakadaupang palad niyang muli si George. Na bagaman pilit niyang itanggi ay hindi maikakailang nagustuhan niya na rin. Pero gayunpaman, mas malaki pa rin ang kanyang pag-alala para sa kanyang ina na merong iniindang sakit. At kahit pagka-graduate nga lamang ni Rosa, ay ang iba na yung mga kaklase ay naghahanda na para sa pagpasok sa kolehiyo. At alam niyang hindi niya kaya ng kanyang ina na suportahan ang kanyang pag-aaral. Kahit pa meron itong kakaunting na tabing ipon na sadyang nakalaan para sana sa kanyang pag-aaral. Ibang usapan na ngayon dahil meron ng sakit si Janet at kinakailangan nila ng pera para dito. Sige ho, sasama ho ako sa inyo. Iyon ang isinagot ni Rosa kay Mrs. Annabel na siyang ikinahinga naman ng maluwag ng amo. Pasensya ka na anak, hindi ka na makakapagkolehiyo. Nangihinang paghingi ng paumanhin ni Janet kay Rosa. Umiling naman si Rosa at saka niyakap ang kanyang ina. Magpakatatag ka, Nay, at magpalakas. Hindi ko kailangang magkolehiyo. Ang kailangan ko ngayon ay magtrabaho. Para sa'yo at para sa atin. Kailangan mong gumaling, Nay, dahil kayo na lang pong meron ako. Maraming salamat sa'yo, anak. Naluluhang tugon naman ni Janet. Napapikit na lamang si Rosa habang yakap-yakap ang anak. Hindi na rin pwedeng mag-aksaya ng oras si na Rosa dahil kinakailangan ng bumalik ni Mrs. Annabel sa Maynila. Kaya noong araw ring iyon ay ibinili na lamang ni Rosa ang nanay kina Aling Turing at Esther. Habang siya naman ay babalik na sa Maynila para magtrabaho. I'm really sorry about your mom. Malungkot ang wika ni George nang minsang mapag-isa sila ni Rosa sa hardin. Abala si Rosa sa pagsasampay sa laundry area ng mga malalaking kumot. Habang nakatingin naman si George sa kanya. Ano ka ba, hindi mo naman kasalanan na may sakit si nanay. At saka, gagaling naman siya.
Tiwala ako na gagaling siya, sabi pa ni Rosa. You couldn't go to college. Natigilan si Rosa. Pangarap talaga niyang makapagkolehiyo, pero hindi na iyon mahalaga sa ngayon dahil higit na mahalaga ang pagaling ng kanyang nanay Janet. Okay lang, may mga susunod pa naman. Kapag okay na si nanay, tapos kaya kong pag-aralin ang sarili ko, eh di magkukulehiyo na ako. Hindi lang talaga kaya ngayon. Napayuko naman si George. Ibang-iba na talaga ang sitwasyon nila ni Rosa. Gayunpaman, hindi ito hadlang para magustuhan niya ang dalaga. Kahit pa magkaibang estado nilang dalawa sa buhay, ay gusto pa rin niya ito. Ikaw, magkukulehiyo ka kaya galingan mo. Ikaw na lang magkwento ng college experience sa akin. About that, George, family talk. Hiyo ni Mrs. Annabelle. Oh, tawag ka na ng mommy mo. Sige na, baka isipin niya pa, chinichika mo ako at hindi ako nagtatrabaho ng maayos. May pag-aalinlangan man dahil may nais na sabihin, nagpaalam na lamang si George kay Rosa at ipinagpatuloy naman ng dalagang kanyang ginagawa. Kinagabihan ay abala si Rosa sa pagtitiklop ng mga sinampay niyang kortina at kobre kama kanina. Sakto namang papasok si Manang Yoli sa may kusina kung saan siya nagtitiklop. Oh, pagkatapos mo riyan ay magpahinga ka na, ha? Mahaba pang araw bukas. Natawagan mo na ba ang nanay mo? Pangangamusta ng mayordoma. Tumango naman si Rosa. Opo, kanina pa. Okay naman daw po siya. Ay, sana talaga gumaling na siya at nang hindi mo na kailanganin magtrabaho. Tamang-tama, maaari ka pang magkolehiyo. Eh, hindi ko naman po kakayanin mag-aral habang nagtatrabaho. Kailangan po talagang kumayod, Manang Yoli. Ay, sabagay. Pero kapag naman umalis na sina Mrs. Annabelle, eh kung saan-saan na rin tayo mapapadpad. Ako'y babalik na lamang sa amin at doon ay magretiro. Natigilan si Rosa sa kanyang ginagawa at agad na bumilis ang tibok ng puso. Po? Aalis? Oo. Magmamigrate ng pamilya nila patungo sa Amerika. Matagal ng panahon na nakaset yon. Graduate naman na si George sa high school at doon na nakatakdang magkolehiyo. Bigla namang nanghina si Rosa sa kanyang narinig at mistulang hindi makapaniwala na sa isang iglap lamang ay aalis na si George, ang nag-iisa niyang kaibigan. Noong gabi ding yon ay lumabas si Rosa at nagtungong muli sa hardin kung saan namataan niya si George na nakaupo at nakatingin sa mga tala. Aalis ka pala? Napalingon si George sa dalaga at doon niya napagtanto na alam na ni Rosa ang tungkol sa kanyang pag-alis. Naupo si Rosa sa tabi ng binata at bakas ang lungkot sa mukha nito. I was supposed to tell you that earlier. Hindi ko lang alam kung papaano. Mag-iingat ka ron, ha? Malayong Amerika. Pero makakakilala ka naman ng mga bagong tao roon. Bagong kaibigan. Yeah, but they won't be like you. Nagkatinginan sina George at Rosa at pawang nagkahiyaan pa. Hindi man kasi nila aminin sa isa't isa, halata namang sa loob ng maikling panahon ay nakapagpalagayan na rin sila ng loob. Basta, mag-iingat ka. Pareho pa rin naman tayo ng langit na tinitingnan. Kapag bumalik ka siguro, malamang, nandito pa rin naman ako. Hinawakan ni George ang kamay ng dalaga. Kahit pa walang kasiguraduhan kung magkikita silang muli, ay tila ba merong pangako sa pagitan nilang dalawa. Babalik ako, Rosa. Babalikan kita. Bulong ni George, sabay halik sa noon ng dalaga. Iyon ang huling gabi ng kanilang pagsasama. Kinabukasan, maaga pa lamang ay tuluyan ang umalis si George. Kay Manang Yoli na lamang inihabili ng huling pasweldo at pakonsuelo sa mga tauhan. Nagiwahiwalay na rin ang mga tauhan ni Mrs. Annabelle dahil ibibenta ng mansyon. Bumalik na lamang si Rosa sa probinsya para alagaan ang may sakit na ina. Habang bitbit pa rin ang pangako ni George na siya ay babalik. Walang panahon na hindi sumagi sa isipan ni Rosa at George ang isa't isa, kahit pa ilang libong kilometro ang pagitan nila. At kahit napakaraming taon pa ang lumipas. Please welcome the siren, Rosa, anunsyo ng host.
Kasabay ng palakpakan na tiyawan ng mga tao ay tumugtog ang isang mabagal na awitin. At siyang hudyat na rin ang paglabas ni Rosa. Suot ang itim na maskara habang napakaiklipang damit at halos mailabas na ang buong kaluluwa. Nagsimulang humakbang si Rosa patungo sa entablado. Patuloy na iginigiling ang katawan habang ang mga lalaki sa harapan ay nagpapaulan ng pera sa kanya. Ang lahat ay nasasapik na matikman siya ngayong gabi. You know what, dude? Nakabalik ka na rin naman sa Pilipinas. Why don't you loosen up? Mabilis ka lang dito, diba? Enjoy the taste of paradise. I am sure na miss mo ng mga produktong sariling atin. Kansaw ng isa sa mga kaibigan ni George nang sila ay makapasok sa club. Rinig pa nilang hiyawan ng mga kalalakihan na pinagpipiyestahan ng babaeng sumasayaw sa stage. I'm not interested. Irritabling tugon ni George. Hindi naman kasi talaga siya dapat uuwi ng bansa kung hindi lang dahil sa negosyo. Ayaw niyang bumalik sa Pilipinas dahil wala naman siyang babalikan pa rito. Huling balita kasi niya mula sa mga trabahador ng mansyon na lumipat na sa ibang lugar si Rosa at hindi niya alam kung saan iyon. Naupo na si na George at ang kanyang mga kaibigan sa isang VIP table sa harap ng entablado. Nag-order na rin ng mga inumin ng mga ito habang tahimik lamang si George sa tabi. Sa katunayan nga, wala talagang ibang babae na ini-entertain si George kahit pagwapo naman sana ito. Mayaman at habulin ang lahat. Simula nang siya ay umalis sa bansa, wala na siyang ibang inatupag kundi ang mag-aral. May 2 taon na rin mula na makagraduate siya sa kanyang double degree sa Amerika at siya na ngayon ang katuwang sa pamamahala ng negosyo ng kanilang pamilya. Bumalik lamang talaga siya ng bansa para kausapin ang mga potential investors nila. You know what, dude? Every night, a new dancer appears on stage. And then she's up for bidding. Whoever gets the highest bid has the chance to take her home. Samantala, halos ipikit na lamang ni Rosa ang kanyang mga mata. Hindi naman kasi talaga dapat siya sasayaw. Ganoon kasi sa club na pinagtatrabahuhan niya. Sa oras na sumalang at sumayaw ka sa stage, ay babayaran ng katawan mo upang iuwi ng kung sino mang customer. Tumitable siya, oo, pero kailanman na hindi niya ibinenta ang kanyang katawan. Subalit kinakailangan niyang gawin niyon ngayon dahil nababalitaan niya ang kinakailangan na namang maoperahan ng kanyang nanay Janet. Kaya kahit sukang-suka na siya sa kanyang ginagawa, ay pinilit niyang tinibayan ang kanyang sikmura. Our siren is now up for bidding! Masiglang anunsyo pa ng host. Nagsimula na ang magbid ang mga kalalakihan. Karamihan ay halos triple pang edad sa kanya. Napapikit na lamang si Rosa nang meron pang mag-request na tanggalin ang kanyang maskarang suot. Hinila naman sa kanya iyon ang host kaya nakabalandra na ngayon ang buong pagkatao ni Rosa. Lalo namang naghiyawan ng mga lalaki na matuklasan kung gaanong kagandang hiyas na pag-aagawa nila ngayong gabi. Para kay nanay. Iyon na lamang iniisip ni Rosa habang nagwiwika ng presyo ang mga lalaki. Para bang 100,000 na lamang ang kanyang halaga. Dude, ayaw mo ba talaga? The girl is pretty. Mukhang ang virgin pa eh. Ako na lang magbibid. Biro pa ng kasama ni George. Napakunot naman ang noo ni George dahil hindi niya nauunawaan kung bakit kinakailangang bumili ng serbisyo ng kanyang mga kaibigan para lamang sa panandaliang aliw. Kawawa lamang ang mga babaeng ginagawa nilang para usan. Subalit sa hindi naman maipaliwanag na dahilan, misto lang merong nag-udyok kay George na tumingin sa entablado. At nang makita nga niya ang babaeng nakatayo roon, ay para bang tumigil ang kanyang mundo. Wala siyang ibang nakikita ngayon, kundi ang babaeng nakilala niya noon sa mansyon. Inosente pa rin ang wangis nito, na mukhang mababahiran na ng dumi ngayong gabi. Nakayuko na lamang si Rosa habang hinihintay ang magiging final bid sa kanya. Tumataginting na 5 milyon na nga ang highest bid sa kanya. Halos maduwal na lamang siya nang makitang isang matandang lalaki ang nagbid noon. Last and final call for our siren Rosa, anunsyo pa ng host. Tinanggap na lamang ni Rosa ang kanyang kapalaran. Wala naman kasi siyang magagawa pa. Hanggang sa 10 billion, hiyaw ng isang lalaki. Halos magningning ang mga mata ng host at nang mamasang ng club dahil sa napakalaking bid. Yours! Tugon agad ng host.
Hinila niya na si Rosa pababa ng itablado at agad na dinala sa dressing room. Mag-ayos ka! Ayusin mong trabaho mo! Mariing utos pa ng mamasang ni Rosa. Halos mapaluhan na lamang si Rosa habang pinagmamasta ng kanyang sarili sa salamin. Pagkaingat-ingatan niya ang kanyang sarili at nangako pa siya noon na ibibigay niya lang kanyang pagkabirhen sa lalaking kanyang minamahal. Subalit, isusuko niya na ito ngayon sa kung sino lamang. Ah, sir, thank you for your interest sa aming siren na si Rosa. Teka lang po ha, pag-aayusin ko lang para mas maganda ang gabi ninyo. Policy po kasi rito sa amin na money down muna bago ninyo ma-enjoy ang aming mga babae. Nakangiting wika ng mamasang ni Rosa. Napailing na lamang si George at halos itago panginig dahil hindi siya makapaniwala na ito na ang buhay ni Rosa ngayon. Napakaraming tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Pero wala siyang ibang ninanais ngayon, kundi ang mailigtas si Rosa mula sa napakasalimuot na lugar na iyon. Ayan na pala siya, sir. Napalingon si George at nabataan niya si Rosa na nagpalit na ng damit. Bagaman isang itim na maikling dress pa rin ito na siyang hapit na hapit sa korba ng katawan. Rosa, umayos ka. Big customer to. 10 milyon ang kapalit mo. Kung gusto mong makuha ang komisyon mo, dapat ayusin mo ang serbisyo. Naiintindihan mo ba? Paimpet ngunit mariing bilin ang mamasang ni Rosa sa kanya. Halos makaramdam naman ang habag si George nang makita niya nang malapitan si Rosa. Pero lamang din ang hindi maipaliwanag na damdamin niya. Ah, sir, kayo na pong bahala kung saan niyo dadalhin ang alaga ko. Basta po, eh babalik ninyo. Kung gusto niyo namang bilhin, eh pwedeng-pwede. Mapag-uusapan naman natin ang presyo. Wika pa ng mamasang ni Rosa. Yeah, I'll take her from here. Sagot lamang ni George. Natigilan naman si Rosa. Kanina pa siya nakayuko at hindi pa napapatingin sa lalaki mag-uwi sa kanya. Pero nang marinig niya ang boses ay naramdaman niyang pamilyar ito. Mas malalim lamang pero sigurado siya kung sino nagmamay-ari nito. At hindi nga siya nagkamali dahil nang iangat niya ang kanyang ulo ay sumalubong sa kanyang mukha ng lalaking kanyang minahal. 5 taon ang nakalipas. Hindi nagsalita si George at ang kunwaring hindi kilala si Rosa. Dahil baka kapag nagsalita pa siya ay kung anong isipin ng mamasang at bawiin pa si Rosa sa kanya. Let's go. Iyon lamang winika ni George. Halo-halo pang nararamdaman ni Rosa. Hindi alam kung anong sasabihin. Kung anong ipapaliwanag kay George. Ni hindi nga rin niya sigurado kung nakikilala pa nga ba siya ng binata dahil waring iba ng pakikitungo nito sa kanya. Pero nang makarating sila sa parking lot, ay agad nang tinawag ni Rosa ang pangalan ni George. George? Nagmamadaling humarap si George at walang kahit anong pag-aalinlangan niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga. Waring sabik na sabik dahil sa 5 taong hindi pagkikita. Nang maramdaman ni Rosa ang kanyang sarili sa bisig ni George, ay agad itong napaluha. Para bang sa mga sandaling yon ay ramdam niyang ligtas siya. At walang kahit na sino mang mananamantala sa kanya. Dinala ni George si Rosa sa hotel na kanyang pinagsistayhan. Nag-order pa siya ng masasarap na pagkain at mga inumin sa room service para kahit papaano ay mahimasmasan ang dalaga. Hinayaan niya munang makahinga ang dalaga at hindi siya nagsalita. Bagkos ay hinintay niyang si Rosa mismo ang magbukas ng diskurso. Ramdam din naman ni Rosa na hinintay ni George na sabihin niya kung ano nga bang dahilan at bakit naroon siya sa club. Pero mas gusto niyang malaman kung ano na ang lagay ni George sa buhay niya ngayon. Kamusta ka na? 5 taon din. Panimula ni Rosa. Hindi pa siya makatingin sa mata ni George at gayon din naman ang binata sa kanya. I'm fine. Life in the US is good. Just not as good here. Tumangu-tangu pa si Rosa. Tandaan niyo pang mga pangyayari bago sila maghiwalay ng landas ni George. Kung papaanong isang araw ay nagising na lamang siya na tuluyan ng lumipat sina George at ang pamilya nito sa US. Bumalik siya sa probinsya para maalagaan ang ina. Subalit lumala ang kondisyon nito. Why? Just why? Biglang tanong ni George.
Alam ni Rosa ang tinutukoy ng binata. Tiyak naman kasing maski si George ay nawindang na makita siya roon sa club. Halos maluha pa nga si Rosa at ramdam pa niyang paninikip ng kanyang dibdib. Malalang sakit ng nanay. Wala kaming pera. Hindi naman ako makapag-apply sa maganda at maayos na trabaho dahil hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Wala akong choice kundi magbanat ng buto. Nagdesisyon akong bumalik ng Maynila para maghanap ng pagkakakitaan. Hanggang sa may nakakita sa aking isang recruiter. Sabi niya may alam daw siyang trabaho at malaking kita. Hindi ko naman lubos akalain na ganito pala. Naluluhang kwento ni Rosa. Nasa 26 pa lamang si Rosa at pinagsamantalahan ang kanyang kainosentehan. Hangad lang naman niyang makapag-ipon para sa operasyon, gamot at iba pang pangangailangang medikal ng naghihirap niyang ina. Subalit kapalit naman pala noon ay ang kanyang sarili. Napayuko na lamang si George nang marinig ang pinagdaanan ni Rosa. Napakaraming sana na tumakbo sa kanyang utak ngayon. Sana ay hindi na lamang siya umalis. O hindi kaya sana ay pinilit niya ang mga magulang niya na alalayan si na Rosa at ang nanay nito. Nang sa ganun ay hindi kailanganin ni Rosa na ibenta ang sarili kapalit ng salapi. Alam kong iba nang tingin mo sa akin, George. Lalo na ngayon nalaman mong ganito ang trabaho ko. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto to. At hindi ko kailanman gugustuhin to. Nakaramdam naman ang habag si George para sa dalaga. Agad siyang lumapit dito at saka hinawakan ang kanyang kamay. I will never see you in a bad way, Rosa. You meant everything to me. And you still do. Dahil doon ay napatingin na lamang si Rosa kay George. Nang magtamang kanilang mga mata, ay para bang nabuhayan ng loob si Rosa. At gayon din naman si George. Nagkahiwalay man sila ng landas, mistulang sariwa pa rin ang mga alaala ng nakalipas. Lalo na ang kanilang pinagsamahan noong kabataan nila. I'm sorry for leaving, Rosa. I didn't have a choice. Hindi mo naman kasalanan yun, George. Pamilya mo sila. Natural lang na umalis ka. Humigpit ang pagkakahawak ni George sa mga kamay ni Rosa. I am very sorry for whatever it is you went through. But I am here now. I am here for you. George, mahal kita, Rosa. Ever since our teenage years. Alam mo naman siguro yun, di ba? Nangako akong babalikan kita. And I am here now. You won't ever have to be alone again. Paniniguro pa ni George. Napahawak si Rosa sa mukha ng binata. Kagaya ng dati, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ni George sa tuwing ginagawa iyon ni Rosa. Si Rosa ang unang beses na babaeng kanyang minahal at siya lamang nakakapagparamdam ng bukod tangi at espesyal na damdamin sa kanya. Mahal din kita, George. Bulong ni Rosa. Magkalapit ng mukha ng dalawa at kaparamdam na nila ang init ng hininga ng bawat isa. Wari may kuryente at kakaibang atraksyon na humihila sa kanilang mga labi at katawan, papalapit sa isa't isa. Hindi na kinailangan pa ng mahabang paliwanagan o kung anumang mabulaklak na mga salita. Dahil nang ipagdikit ni Rosa at George ang kanilang mga labi, kusa na rin silang nag-isa ang kanilang mga katawan. Nagising si Rosa na mayroong ngiti sa labi. Mahimbing nang natutulog si George sa kanyang tabi at matagal pa niyang pinagmasdan ng binata. Marahan pang hinaplos ni Rosa ang buhok ni George na humaharang sa kanyang mga mata. Hindi na siya makapaniwala na makalipas ang 5 taon ay muling nag-cruz ang kanilang mga landas ni George. Sa kakaibang paraan na nga lamang, subalit kagabi na yata ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Subalit habang pinagmamasdan ni Rosa si George ay hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya at konsensya. Pakiramdam niya ay mali ang kanilang ginagawa. Langit si George at isa lamang siyang hamak na babaeng bayaran. Nang mapagtanto ni Rosa kung gaano nakatayog si George at kung gaano nakaganda ang buhay nito, sigurado siyang hindi na siyang nararapat para sa binata. Nakakatiyak siyang hindi rin siya matatanggap ng mga magulang ni George
lalo na kapag nalaman ng mga ito na sa club pala sila muling nakita ng binata. Kaya naman kahit masakit para kay Rosa, pilit siyang tumayo at nagsulat ng isang nakakabasag puso na liham para kay George. Nakatakda na rin naman talaga siyang bumalik sa probinsya dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Aling Turing na nagsasabing lumalala na ang kondisyon ng kanyang nanay Janet. Kinakailangan na siya nito at hindi na rin sapat ang kagamitan sa ospital sa kanilang probinsya, kaya kinailangan na nilang lumipat sa karatig na lugar nito. Para bang hinihiwa ang puso ni Rosa habang isinusulat ang liham ng pamamaalam niya para kay George. Mahal na mahal niya ang binata. Sa buong gabing pagsasama nila ay para bang walang nagbago. Kung anong nararamdaman niya sa tuwing nariyan si George noon ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Halos maluha si Rosa habang sinusulat niya ang liham. At nang matapos niya ito ay sinikap niyang tupuin ang papel at ipatong sa katabing bedside table. Inayos na ni Rosa ang sarili at sandali pang pinagmasdan si George na natutulog pa rin hanggang ngayon. Buong loob niyang masasabi na si George lamang ang tanging lalaking hinalikan niya sa labi at siyang tanging nakapiling niya sa kama. Dahil si George lang naman talaga ang lalaking kanyang minamahal. Ayaw niyang iwan si George, pero iyon ang nararapat. Kaya naman naglakas loob na lamang si Rosa na umalis bago pa man magising si George. At nang magising na nga si George ay agad siyang napabalikwas ng kanyang mapagtanto na wala na si Rosa sa kanyang tabi. Nagpalingalinga pa siya sa kanyang paligid at bigla na lamang natigilan ang matuklasan ng liham na iniwan para sa kanya ni Rosa. Kunot noon niyang kinuha iyon. Napakabilis na ng tibok ng kanyang puso at nanginginig pa siya habang binabasa iyon. Unang salita pa nga lamang sa sulat ay tumulo na kaagad ang kanyang mga luha. Sinubukan pang lumabas ni George sa pagbabaka sakaling maabutan pa niya si Rosa, subalit wala na ito. Hindi naman makapaniwala si George na sa isang gabi at ganoong kabilis lamang niyang makakasama si Rosa. Bumalik na nga si Rosa sa probinsya na pag-alaman niyang lalo lamang lumala ang sakit ng ina. Kaya naman lumipat na sila ng probinsya dahil mas maganda ang ospital doon. Hindi na kayang daanin sa operasyon pa si Janet dahil bugbog na ang katawan nito. Kaya naman gamutan na therapy na lamang ang isinagawa sa kanya. Nay, magpakatatag ka naman please. Pakiusap ni Rosa nang minsang punasan niyang kamay ng kanyang nanay na hindi na nakakapagsalita, tulala na lamang ngayon. Hinang-hina na ito at bakas na sa katawan ang paghihirap ng dahil sa sakit. Napadasal na lamang si Rosa. May halos 2 linggo na mula nang lisanin niyang Maynila. At bagaman iniisip niya kung nasaan na si George ngayon, mas lamang ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan ng ina. Kaya natin to, Nay. Lalaban tayo. Pangako ni Rosa sa kanyang ina. At saka ito tinabihan sa pagtulog. Nararamdaman pa ni Rosa ang mga kamay ni Janet na pilit na humahaplos sa kanyang ulo kahit hinang-hina na ito. Hindi man ito makapagsalita ay ipinaramdam naman ito sa kanya kung gaano siya kamahal ng ina. Subalit hindi talaga lahat ng kahilingan ay ipinagkakaloob sa'yo. Nay! Nay! Bumalahaw ng iyak si Rosa ng isang araw ay madiskubre na lamang niya na hindi na humihinga ang kanyang nanay Janet. Tuluyan na itong natalo ng kanyang malubang sakit at hindi na kanayang lumaban pa. Halos gumapang naman si Rosa at maglupasay sa sahig habang tangan-tangan ang kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na samot-saring kamalasan ang kanyang inaabot ngayon. Pinili na nga niyang umalis at lisanin ang Maynila upang magkaroon ng payapang buhay. Subalit hindi pa rin pala sapat yon. At ngayon nga ay wala na rin ang nag-iisa niyang kakampi sa buhay. Lalo lamang nasaktan si Rosa ng kanyang malaman na siya ay nagdadalang tao pala. 1 linggo lamang nakalipas mula nang mailibing ang kanyang ina. Ipapalaglag ko to. Bulong ni Rosa sa kanyang sarili. Pero agad naman siyang pinigilan ng isang mabuting kapitbahay. Diyos ko, iha, maghunos dili ka. Biyaya ang batang yan. Siya ang ipinadala ng nanay mo para maging kaagapay mo sa buhay, iha. Awang-awa naman si Rosa sa kanyang sarili. Wala na siyang ibang malalapitan pa. Wala na siya sa dating probinsya. Wala nang kanyang nanay Janet. At higit sa lahat, wala na rin si George.
Magpakatatag ka, Iha, para sa anak mo. Napatingin na lamang si Rosa sa kawalan, habang hawak-hawak ang tiyan at walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay niyang kapalaran. Flight 672 bound to New Jersey, anunsyo sa airport. Nakaupo ngayon si George sa airport na tila ba hindi sigurado kung ipagpapatuloy niyang pag-alis. Isang gabi niya lamang nakasama si Rosa. Pero ang isang gabi na yon ay sapat na para manumbalik ang pag-ibig niya para sa dalaga. Kaya nga gano'n na lamang kasakit sa kanyang magising na lamang siya na wala na si Rosa sa kanyang tabi. Pinilit naman niyang hanapin si Rosa. Bumalik siya sa probinsya nito subalit wala na ito roon. Marahil ay nagpakalayo-layo na nga si Rosa sa hindi malamang dahilan. Narito siya ngayon sa airport at para bang hinihintay lamang na biglang sumulpot si Rosa at makiusap na siya ay manatili. Bagay na kanyang gagawin naman agad. Handa siyang iwan ang lahat makasama lamang si Rosa. Subalit tinawag na ng announcer ang kanyang pangalan, tandaan na siya na lamang ang pasaherong wala pa sa eroplano. Muli pang nilingon ni George ang kanyang paligid subalit wala talaga si Rosa. Napayuko na lamang si George at dahan-dahan ng tumayo. Misto lang tinanggap na lamang ang katotohanan na hindi na talaga ayon ng mundo sa kanilang dalawa ni Rosa. Makalipas ang 6 na taon, tirik na tirik ang araw at kakatapos lamang ni Rosa sa paglalaba. Wala siyang ma-applyan na trabaho ngayon at umalis na rin siya sa club dahil hindi na magandang takbo roon. Wala na rin kumukuha sa kanya dahil nga isa na siyang ina at katwiran ng mga customer ay hindi na raw siya mapapakinabangan pa. Sukang-suka na si Rosa sa tuwing pumapasok siya sa club na iyon at inihahabili ng anak na si Samsam sa kapitbahay. At kahit pa wala naman siyang ibang mapagkukunan ang mapagkakakitaan ngayon, misto labang nakahinga na siya ng maliwag nang makaalis na sa club. Tumatanggap na lamang siya ng lapada upang may maipangtusto silang mag-ina. Awang-awa na nga siya kay Samsam dahil kung tutuusin, dapat ay pumapasok ito ngayon sa eskwelahan. Pero wala kasi siyang pambili ng mga papel at lapis man lang kaya halos 2 linggo na itong absent. Inunat ni Rosa ang kanyang likuran na matapos niyang maisampay ang mga labada. Halos 1 kilo yata ang kanyang nilabhan subalit kakarampot lang din naman ang kanyang kikitain doon. Sapat lamang upang maipambili nila ng bigas at 1 lata ng sardinas. Pero hindi niya pa yata matatanggap ang bayad at kakailanganin na nilang kumain mag-ina. Kaya naman kahit hiyang-hiya na siya ay pilit siyang umutang ng 1 lata ng sardinas kay Aling Mirna. Ano ba naman yan, Rosa? Eh gabi-gabi kang nagpupok-pok noon ah. Wala ka man ng kinita? Aba, bumalik ka na lang sa pagpupok-pok kung uutang ka lang naman ang uutang. Maluluging tindahan ko sa iyon yan. Aling Mirna, pasensya ka na. Magbabayad naman ako, pangako. Hindi lang talaga kaya ngayon eh. Halos malunod na sa kahihiyan si Rosa sa pagkikiusap. Pero wala siyang magagawa dahil kailangan maitawid ang gutom na lang mag-ina. Mahirap na at baka mamatay pa sila sa sakit. Oh, siya, ano bang magagawa ko? Basta magbayad ka naman, Rosa. Awa na lang. Hiyo pa ni Aling Mirna bago padabog na ibinigay ang lata ng sardinas kay Rosa. Nang makauwi na si Rosa sa kanilang maliit na silong, ay isinaing niya ng lumang bigas na naroon. Kagigising lamang din ni Samsam mula sa siesta. Itinulog na lang kasi ng batang maghapong gutom at sakit ng tiyan. Nanay, pagtawag pa ni Samsam kay Rosa habang kinukusot ang mata. Hintayin lang natin na maluto ang sinaing anak ha. Wika ni Rosa habang paulit-ulit na umuubo. Sa katunayan, itong nakaraang linggo pang inuubo si Rosa at pakiramdam niya ay meron din siyang pabalik-balik na lagnat at pananakit ng katawan. Pero binabaliwala na lamang niya iyon dahil hindi naman siya pwedeng magpahinga tumigil sa pagtatrabaho. Kung titigil siya, e tiyak na hindi sila mabubuhay ng kanyang anak. Nang maluto na ang kanin ay nagsandok na si Rosa at tinawag na si Samsam. Wow, sardinas! Masayang wika ni Samsam. Marahang ginulo ni Rosa ang buhok ng anak. Kung hindi toyo, asin o kape, pinipilit naman talaga ni Rosa na pag-ulamin ng maayos ang anak, kahit pa utang lang ito. Dasal muna tayo, nanay! Magalang na wika ni Samsam. Tumungutang naman si Rosa at pumikit na si Samsam tanda ng simula ng panalangin.
Hindi naman maiwasang makaramdam ng lungkot si Rosa habang pinagmamasdan si Samsam. Kung maaari lang sana ay maibigay niya ang buhay na nararapat para sa bata. Noong mga sandaling yon ay hindi niya rin maiwasang maisip kung ano kayang magiging buhay nila. Kung sakaling hindi sila nagkahiwalay ng landas ng tatay ni Samsam, iwinaksin na lamang ni Rosa ang naiisip niyang yon. Dahil wala nang saysay pa para balikan niya ang nakaraan. Ay nako, pawis na kayo. Umuwi na nga kayo at malapit ng maggabi. Matutulog na rin kami ng asawa ko. Maingay pa kayo riyan. Saway ni Aling Mirna sa mga batang maliliit na parang naglalaro lamang ng patintero. Ang ilan sa mga ito ay bakas na bakas pang amoy at pawis sa mukha. Buhat ng maghapong paglalaro. Mabait naman si Aling Mirna. Subalit minsan talaga ay may pagka-imbyerna ito sa mga bata, dulot na rin ng pagkatanda. Nagsimula na magpaalam ang mga bata at isa na nga roon si Samsam, ang 6 na taong gulang at nag-iisang babaeng anak ni Rosa. Bago pa man makalayo si Samsam ay tinawag ng muli ni Aling Mirna ang kanyang atensyon. Hoy, Samsam! Sabihin mo nga riyan sa nanay mo na bayaran ang utang niya. Diyos ko! Maluluging tindahan ko sa kakautang ninyong mag-ina. Sabihin mo ha, kahit man lang isang dilata mabayaran niya muna at hiyang-hiya na ako sa kanya. Sunod-sunod na ratrat ng dila ni Aling Mirna bago saraduhan ng tindahan ang musmas na bata. Hindi naman nakaimik ang paslit na si Samsam at nakayuko na lamang na hinila ang kanyang mga paapapalayo ng tindahan. Bata pa si Samsam pero danas niya ng hirap ng buhay. Lalo na't dalawa na lamang sila ng kanyang inang sakitin pa. Nang makauwi si Samsam ay diretso na siyang pumasok sa kanilang maliit na silong. Ipinatong niya ang mga laruang goma sa maliliit at sira-sira nilang lamesa bago akmang tatawagin sana ang atensyon ng ina nang makita niyang nakahiga ito at walang malay sa sahig. Nanay! Hiyaw ng batang si Samsam at dali-daling lumapit sa kanyang ina. Hindi lubos maunawaan ni Samsam ang nangyayari. Kaya ay napaluhan na lamang siya at niyakap ang ina. Hanggang sa maalala ni Samsam ang bilin ng kanyang ina noon na kung sakaling merong mangyari ay huwag itong mag-aatubiling humingi ng tulong sa mga tao sa labas. Kaya naman nagmamadaling lumabas ang batang si Samsam at tumakbo patungo sa kalsada. Tulong! Tulong si nanay! Hiyaw ni Samsam. Pero mistula bang walang nakakarinig sa kanya dahil abalang iilang mga kapitbahay sa ibang bagay. Yeah, right. It's hella traffic out here. You know what? I'm actually no longer familiar with the streets of Manila. If it weren't for a huge project here, hindi na sana ako uuwi. Pailing-iling pa na wika ni George sa kanyang kausap sa telepono. Pangatlong araw pa lamang niya sa Maynila dahil kauuwi lamang niya. Galing Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang beses na uuwi siyang muli ng Pilipinas. Makalipas ang napakaraming taon na siya'y nanatili sa ibang bansa pagkatapos ng napakasakit na paghiwalay nila ng babaeng kanyang pinakamamahal. Sa katunayan nga, eh hindi pa talaga tuloy ang nakalimot si George. Kaya rin naman ayaw na sana niyang bumalik sa Pilipinas dahil tiyak na maaalala na naman niya ang mapait niyang nakaraan. Hindi naman sapat ang magpakululong sa bisyo at mga babae sa Amerika para kalimutan ng isang pagmamahal na minsan niyang nakamta noon. Pero kailangan na lamang baliwalain ni George ang lahat. Wala na siyang kahit na ano pang balita kay Rosa. At nakakatiyak siya na meron na itong mas maayos na buhay ngayon. Baka nga nakahanap na ito ng ibang lalaking mapapangasawa at meron ng pamilya. Bagay na wala na siyang magagawa pa. Yeah, right. I'll look into the papers as soon as I get off this damn traffic. I badly wanna go home. Huling sambit pa ni George bago tuluyang ibaba ang kanyang telepono. Halos mapahimas pa siya sa kanyang sentido at mapasandal sa backseat habang nakatingin sa labas ng bintana. Eh halos mag-iisang oras na yata siya sa traffic. Rush hour na rin kasi kung kaya't talaga namang buhol-buhol ang sasakyan sa kalsada. Kuya Emmer, how long until we get home? Tanong ni George kay Emmer, nang sila'y mag-migrate sa Amerika ay kinailangan na rin nilang pakawala ng lahat ng empleyado nila. Pero sa tuwing bumabalik ang pamilya Vidal sa Pilipinas, ay ang ito pa rin ang kanilang pinagkakatiwalaan ng mga empleyado. At isa na nga roon si Emmer na siyang driver nila mula pa noon.
Naku sir, hindi ko po pa sigurado at napaka-traffic talaga. Kung mananatili tayo rito, eh baka hating gabi pa tayo makauwi. Tugon naman ni Elmer. Ah, oh, so freaking tired. Reklamo pa ni George. Ay, ganun talaga. Sa Amerika ho siguro, hindi naman traffic. Sagot pa ni Emmer. Pero meron akong alam na shortcut. Kapag nakalagpas tayo rito, doon sa may kantor o no, pwede akong lumiko. Baka nga lang mabigla ka kasi medyo squatters area yung street na yon. Pero sigurado naman akong wala namang gagambala sa atin doon dahil hindi pa naman gabing gabi. Tumangu naman si George. Whatever, Kuya Emmer, basta makauwi lang tayo. I badly wanna get some rest. Sagot pa ni George bago ipikit ang kanyang mga mata bago pa man siya tuluyang ma-stress sa napakabigat na traffic ng Maynila. Ilang sandali pa ay gumalaw na rin kahit papaano ang traffic at nakausad na ang kotse. At tuluyan na ngang iniliko ni Emmer ang kotse sa street na kanilang dadaanan. Ay, sana lang walang siraulong mambato ang manggasgas sa kotse natin dito. Nang marinig ang winikang yon ni Emmer, ay napamulat ng mata si George at tiningnan ang labas ng bintana. Doon niya napagtanto na nasa squatters area nga sila kung saan halos tikit-tikit ang mga bahay at ang ilan ay sira pa. Napakaraming kalat at mga tambay sa labas. Hindi maayos at kaaya-ayang itsura ng lugar. Pero mukhang nadadaanan pa rin naman ang mga kotse. Napahanga na lamang si George dahil malayong malayo na ito sa kinagisnan niyang buhay. Kung tutuusin, baka nga ito pang kauna-unahang beses na makikita niyang ganitong parte ng Maynila. Lumaki kasi siya sa isang gated at eksklusibong subdivision na pinaliligiran ng karangian. Wala rin namang ganito sa Amerika. Kaya nga hindi niya sukat akalain na meron talagang mga tao na nabubuhay ng ganito. Nakaramdam ng habag si George. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang biglang pumasok sa isipan niya si Rosa. Kung nasaan man ito, sana naman na hindi ganito kahirap ang naging danas nito sa buhay. Nagpatuloy pa sa paghiyaw at paglalakad takbo si Sam. Tulong! Tulungan niyo si nanay! Naiiyak na wika ng bata. Hanggang sa muntik pa nga siyang masagasaan ng isang kotse. Kuya Emmer, what's that? Usisa ni George nang biglang napapreno si Emmer. Ay, may batang tumatakbo at napaupo! Hiyaw ni Emmer. Hindi naman nila nasagasaan ang bata. Sadyang nagulat lang ito dahil sa kotse. Kumulat ang noon ni George at nagmamadali itong bumaba ng kotse. Nang makababa ito ay agad naman siyang namataan ng isang batang babae na nakayuko at nakasalampak na sa sahig. Sa tansya niya ay nasa 5 o 6 na taong gulang ang bata at nakakaawa ang lagay nito ngayon. Are you okay? Punong-puno ng pag-aalalang tanong ni George sa bata na ngayon ay nakaupo na rin sa sahig. Tiningnan niya pa kung anong meron na mga galos ang bata subalit wala naman. Marahil ay nawalan lamang talaga ito ng balanse. Dadalhin kita sa ospital. Alok pa ng lalaki. What's your name? Sam-Sam. Sagot naman ni Sam-Sam. Nabigla kasi ito sa busina ng kotse dahilan upang mapasalampak ito sa sahig. Okay Sam-Sam, pupunta tayo sa ospital para matingnan ka. Alok pa ni George dahil baka naman nabalian ito o kung ano man. Kahit wala naman ito na isang galo sa braso at binte. Umiling si Sam-Sam. Doon lamang napansin ni George na lumuluha palang bata. Si nanay ko po, dalhin mo po sa ospital. Pakiusap ng musmus na bata. Kumunot naman ang noon ni George sa kanyang narinig. Bakit naman kinakailangang dalhin ang nanay ni Sam-Sam sa ospital? Gayunpaman, tinanong pa rin ni George si Sam-Sam. Bakit nasaan ba ang nanay mo? Tumayo si Sam-Sam mula sa pagkakaupo at pinagpagan ang sarili. Habang hindi pa rin natigil sa pagluha. Hinila niya ang kamay ni George at iginiya ito patungo sa kanilang bahay. Sir George? Pagtawag ni Emmer sa amo. Stay here, Kuya Emmer. I just need to help this kid. Tugon pa ni George. Bagaman naguguluhan ay sumunod na lamang si George kay Sam-Sam nang hilahin niya ang kamay nito patungo sa kanilang bahay. Sa may hindi kalayuan mula sa kalsada kung saan muntik nang masagasaan si Sam-Sam. Kinalabit pang muli ni Sam-Sam si George at saka inabutan ng 5 piso.
lalong naguluhan ng binata. Ito po, bayad ko. Dalhin lang po ninyo si nanay sa ospital. Ipit na wika pa ng bata. Lalong nahabag si George sa sitwasyon ng musmus na batang si Samsam. Pumasok na sila sa loob ng silong at sinundan lamang ni George si Samsam hanggang sa ituro na ng bata ang kanyang nanay na walang malay. Lumakas ang kabog ng dibdib ni George sa hindi maipaliwanag na dahilan. At nang makalapit siya sa nanay ni Samsam, dahan-dahan siyang napuupo sa tapat nito. At halos maluha na lamang nang mapagtanto niya ang katauhan nito. Rosa? Pautal na pagtawag ni George sa pangalan ni Rosa. Nang mahawakan niya ito, tuluyan na lamang siyang naluha nang mapagtanto niya kung gaanong kalala ang sitwasyon ng buhay ni Rosa. Nakatira ito sa isang masikip at maliit na barong-barong. At mukhang napakahirap talaga ng naging buhay nito. Dalhin po si nanay sa ospital? Naiiyak na wika pa ni Samsam. Hindi na nag-atubili pa si George at ang mamadaling binuhat na si Rosa. Kinakabahan pa siya subalit, mabuti na lamang at mayroong pulso si Rosa. Sadyang nawalan lang talaga ito ng malay sa hindi malamang dahilan. Nagmamadaling lumabas si George, bitbit si Rosa at saka isinakay na sa kotse. Nanlaki pa ang mga mata ni Emmer na makilala si Rosa. Pero hindi na ito nagtanong pa at nagmamadaling sumakay sa kotse. Kuya Emmer, sa ospital! Nagmamadaling utos ni George na agad namang sinunod ni Emmer. Si nanay! Naiiyak pang wika ni Samsam. Magiging okay rin ang nanay mo. Paniniguro pa ni George at halos mapadasal na lamang habang hinihintay na makarating sila sa ospital. Mabuti na lamang at mukhang umaayon sa kanilang oras dahil humuhupa na ng kaunti ang traffic. At makalipas lamang ang halos 10 minuto ay nakarating na sila sa ospital. Agad silang nagtungo sa emergency room at inalerto ni George ang mga doktor at nurse doon. Inisikaso ng mga staff si Rosa at inihiga na sa gurney. Habang si George naman ay kasama ni Samsam na patuloy na lumuluha. Binuhat ni George ang umiiyak na bata at saka niyakap upang kumalma. Nanatili na lamang silang naghihintay sa labas. Kayo po bang pamilya ng pasyente? Tanong ng isang doktor kay George. Hindi alam ni George kung paano niyang ipapakilala ang kanyang sarili. Kaya naman ay tumango na lamang siya. Wala namang maunawaan si Samsam sa kahit anong sabihin ng mga doktor dahil sa murang edad nito. We will be monitoring her for a while, but we are seeing symptoms of an autoimmune disease. We won't know how much hanggat hindi pa naisasagawa ang mga tests. For now, we have to keep her stable and monitor her condition. We will get back to you when we know more. Wika ng doktor na siyang tinanguan lamang ni George. Umaasa pa lamang siya na sana ay hindi sobrang lala ng kondisyon ni Rosa dahil napakarami pa niyang gustong sabihin at malaman tungkol kay Rosa. Lalo nang tungkol sa buhay ni Samsam na anak pala nito. Magiging okay lang po ba si nanay? Puno ng pag-aalalang tanong ni Samsam sa estrangherong nagdala sa kanyang nanay sa ospital. Tumango naman si George at saka inayos ang buhok ng bata na siyang tumatakip sa mukha nito. Magiging okay rin siya. Niyakap ng bata si George at paulit-ulit na nagpasalamat. Salamat po sa tulong kay nanay. Ano pong pangalan niyo po? Napangiti si George at marahang hinaplos ang ulo ng bata. George. Tito George. Tugon naman niya. Salamat po, Tito George. Pag-uulit pa ni Samsam. Sabagaman isang hamak na estranghero, isang tumulong naman sa kanilang mag-ina. Marami pa rin katanungang bumabalot sa isipan ni George. Pero ngayon ay walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang magising si Rosa. At sa wakas ay makausap na. May halos isang araw pang tumagal bago tuluyang magising si Rosa. Sakto ang katabi lamang niya ngayon ay si Samsam. Natahimik lamang na nagbabasa ng mga storybook na binili sa kanya ni George. Para kahit papaano ay may mapagkakaabalahan ito habang tulog pa si Rosa. Dahan-dahang iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata at sumalubong agad sa kanya ang nakakasilaw na puting ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Inikot niya ang kanyang mga mata at napagtanto niyang siya ay nasa ospital. Meron pang swerong nakakabit sa kanya at ramdam niyang may kirot sa kanyang ulo.
Samsam? Nangihinang pagtawag ni Rosa sa kanyang anak. Napaangat ng ulo si Samsam at halos mabitawan pa nito ang storybook na hawak nang makitang gising na sa wakas ang kanyang ina. Nanay! Hiyaw ni Samsam sabay takbo at sampa agad sa kama ng kanyang ina. Napayakap naman si Rosa sa kanyang anak. Bagaman hindi pa malinaw sa kanyang lahat, nakakatiyak siyang sobrang kabatakot ang naramdaman ng anak dahil sa nangyari sa kanya. Buti po, gising na kayo! Nakangiting wika ni Samsam sabay yakap ang muli sa kanyang ina. Gising na nga ako, anak. Pasensya na. Ano bang nangyari? Tanong ni Rosa sa bata. Pagdating ko po sa bahay, nakahiga po ikaw sa sahig. Tapos ginigising ko po kayo. Ayaw mo magising. Umiyak po ako tapos humingi po ako ng tulong sa labas. Paliwanag ng inosenteng bata. Bigla tuloy nakaramdam ng konsensya si Rosa sa kanyang narinig. Masyado po ang bata si Samsam para ma-witness ang ganoong klaseng eksena. Dapat siguro hindi niya binasta lamang ang mga sintomas na naramdaman niya nitong mga nakaraang linggo, gaya ng malubhang pagdurugo ng kanyang ilong. Asan ka naman nakahingi ng tulong, anak? Nagtatakang tanong ni Rosa. Hindi ba man siya tuluyang nasa maayos sa kalagayan, ay hindi niya maiwasang maisip agad ang patong-patong na bayarin niya sa ospital kung sakali. Saan naman niya huhugutin ang ganong kalaking salapi? May mayaman pong mama na tumulong sa akin. Dinala niyo po tayo sa ospital, nanay. Tinulungan niyo po tayo. Wika pa ni Samsam. Halos makahinga naman ang maluwag si Rosa nang malaman iyon. Kung sino man ang anghel na tumulong sa kanila, ay tiyak nahulog ito ng langit. Sino siya, anak? At nasan siya? Usisa pa ni Rosa. Saktong pagtanong niya noon, ay bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Samsam, kain ka na muna ng lunch, oh. Bumili ako ng masarap na food. Wika ni George nang siya ay makapasok sa kwarto. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosa nang marinig ang boses na napaka-pamilyar. At nang lingunin niya ito, ay mistulab ang tumigil ang kanyang mundo. Tito George! Hiyaw ni Samsam sabay baba sa kama at takbo papalapit sa kanya. Napatingin si George sa direksyon ni Samsam. At doon lamang niya napagtanto, nagising na pala si Rosa. Kaya naman halos mabitawan na rin lamang niya ang hawak-hawak na supot na pagkain. Gising na po si nanay! Natutuwang wika ni Samsam. Halos hindi naman maputol ang pagtitingin ni na Rosa at George. At parehong napakabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Makalipas ang 6 na taon, ngayon lamang nila na silayang muli ang isa't isa ng harapan. Iba pa rin ang pakiramdam. At para bang kahit anong gawin, ay walang paliwanag na angko para dito. Rosa? George? Sabay na wika ng dalawa. Naramdaman na ni Rosa na nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Pero pinit yung pinigilan ng sarili na maluha sa harapan ng binata. Ni hindi nga siya sigurado kung binata pa nga ba talaga si George o meron na itong pamilya sa Amerika. Napakatagal na panahon na rin kasi ang nakalipas. Magkakilala po kayo? Usisa ni Samsam. Doon lamang nila na pagtanto na naroon pala ang bata at nagtataka. Anak? Pwede bang sa labas ka muna? Magpapasalamat lang ako sa Tito George mo. Tumangutang naman si Samsam. Sige po, doon po muna ako kakain para hindi po makalat dito. Thank you po sa pagkain, Tito George. Nakangiti at magiliw na nagpasalamat si Samsam. Marahan namang ginulo ni George ang buhok ng bata bago ito tuluyan lumabas. Nang makalabas na si Samsam ng kwarto ay ibinaling na ni George ang atensyon kay Rosa. Sa katunayan ay nakausap niya ng doktor ukol sa diagnosis nito kay Rosa. Meron nga itong malubhang sakit at kinakailangan nito ng napakahabang gamutan. Wala ni isang nagsalita sa dalawa. Bistula bang nagkakapaan na kung sino ang maunang babasag ng katahimikan? Kung ano-anong katanungan ang bumabalot ngayon sa isipan ni Rosa? Puro bakit at paano? Pero mas lamang ang kanyang takot dahil nakakatiyak siyang magtatanong si George ukol sa katauhan ni Samsam. How are you feeling? Tanong ni George. Siya nang bumasag sa katahimikan dahil nais talaga niyang makausap na si Rosa. Ayos naman,
Medyo masakit lang ang ulo, panimula ni Rosa. May sinabi na bang doktor? They're still running some tests. Pero baka mamaya kausapin ka rin nila. Mas mainam kung sila na mismo magsabi ng sakit mo, dahil hindi ko naman kayang ipaliwanag. Tugon ni George na siyang ikinayuho ni Rosa. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib dahil sa narinig. Malubha ba? Tumango si George. But it can be cured, Rosa. Please do not lose hope. Especially for your daughter. Natigilan si Rosa sa baylingon kay George na puno ng pag-aalalang nakatingin ngayon sa kanya. Bakit? George? Nang marinig iyon ay natigilan na rin si George. Simpleng katanungan lamang, pero napaka makahulugan na nito. Aminado siyang mali ang hindi niya ginawang paghanap noon kay Rosa. Sigurado naman siyang may dahilan ng dalaga kung bakit ito nagpakalayo-layo mula nang mamatay ang nanay Janet nito. Napakamali ang desisyon niyang bumalik na lamang sa Amerika at kalimutan ang lahat. I'm sorry, Rosa. I never should have left you alone. Paghingi ng paumanhin ni George na siyang halos maluha na rin. Napangiti ng mapait si Rosa. Alam niyang wala namang dapat isisi si George sa kanyang sarili dahil siya naman talaga ang kusang lumayo dahil sa kahihiyan. Siya rin itong ipinagkait kay George ang pagiging ama kay Samsam. Kaya siguro nagpatong-patong na ang kamalasang dinaranas niya sa buhay. Wala ka namang kasalanan, George. Ewan, hindi ko rin alam. Paghingi ng dispensa ni Rosa habang halos maluha-luha na rin. Nakaramdam ng habag si George para kay Rosa. Marahil ay hirap pa itong iproseso ang lahat. Kaya naman hindi niya napipilitin si Rosa na harapin siya nito ngayon at pag-usapan ang lahat. Partikular na ang kanilang nakaraan at kung saan na sila hahanto ngayon. Hahayaan na lamang niya si Rosa hanggang sa maging handa na ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rosa at saka ito hinawakan sa kamay. I'm here for you, Rosa. I will be with you until you get over your sickness. Hindi na kita iiwan ngayon. Paniniguro pa ni George. Nang narinig iyon ay para bang nabunutan ng tinik si Rosa sa puso. Marahil ay iyon naman talaga ang kanyang hinihintay na marinig mula kay George. Ang pangakuan siya nito na kahit ano pa mang mangyari ay hindi-hindi na ito aalis upang iwan siyang nag-iisa. Nalaman na ni Rosa ang kanyang sakit. Natuklasan niyang naman na pala niya ang sakit na iyon sa nanay Janet niya. Mabuti na lamang at kahit medyo malala na ang kanyang sintomas ay nasa early stages pa lamang naman siya nito at kayang-kaya pang daanin sa gamutan na therapy. Malaki rin ang chance ang tuluyan itong mawala. Kinakailangan lamang na matutukan ito ng maigi. Kinakailangan ni Rosa na manatili ng isang buwan sa ospital dahil mas mainam iyon para sa therapy. Kung ano-anong test ang isinagawa kay Rosa araw-araw. At napakaraming klase ng gamot din ang kanyang iniinom upang gumaling. Wala namang araw na hindi na natili si George sa tabi ni Rosa. Siya nang nag-alaga rito dahil hindi naman kakayanin ni Samsam na alagaan ang kanyang ina. Laging inaalala ni Rosa ang mga bayarin sa ospital. Pero palagi naman siyang sinasabihan ni George na huwag na itong alalahanin pa at mag-focus na lamang sa pagaling. Habang tumatagal din ay napapalapit ang loob ni George at Rosa sa isa't isa. Bagaman hindi pa talaga nila napag-uusapan ang mga bagay-bagay, maganda na rin na kahit papaano ay magaan ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay nilang lahat. Lumabas na ang resulta ng mga tests na isinagawa kay Rosa. At doon nila malalaman kung talagang gumagaling na si Rosa at kaya nang ipagpatuloy sa labas ng ospital ang gamutan. Binayaran ni George lahat ng gastusin sa ospital ni Rosa. Walang kahit na anong pag-aalinlangan kahit pa nagpoprotesta si Rosa. Iyon na lang naman kasi ang maitutulong ni George sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Alam naman niyang walang mapagkukunan si Rosa dahil nakita na nga rin niyang sitwasyon nilang mag-ina sa maliit at masikip na silong na tinitira nila sa gitna ng isang liblib na squatters area. Isa pa, simula nang makitang muli ni George si Rosa ay kung ano-ano nang naiisip nito.
Mistulang bumabalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa noong mga nakaraang taon. At kasabay noon ay siyang pagbalik din ang nararamdaman ni George para kay Rosa. Bagay na sa tingin niya ay hindi naman talaga kailanman nawala. Animoy na buhay lang itong muli. At sigurado rin naman si George na hindi niya nahahayaan pang maghirap sina Rosa at Samsam. Kaya naman kahit na kinailangan na niyang bumalik sa Estados Unidos dahil tapos na ang kanyang trabaho rito sa Pilipinas, ipinagpaliban niya ang kanyang pag-alis upang mas matutukan na si Rosa. Araw na ng pagka-discharge ni Rosa sa ospital. Makalipas ang higit isang buwan ay pinayuhan na sila ng doktor na maaari nang ipagpatuloy ni Rosa ang medication sa bahay. Kakailanganin lamang ng sapat na mga aparato at kagamitan sa lugar na kanyang pananatilihan upang mas maging maayos ang gamutan. Tahimik na naglalaro si Samsam sa gilid habang si Rosa naman ay nag-e-empake na ng mga damit. Nang biglang kumatok si George sa pinto. Paglingon ni Rosa ay tipid niyang tinanguan at nginitian si George. "Can I come in?" Magalang na tanong pa ni George kay Rosa. "Oo naman," tugon ni Rosa. Pumasok na nga si George sa loob at sandali pang nagmuni-muni. Magsasalita na sana siya nang agad siyang unahan ni Rosa. "Maraming salamat nga pala sa pagbayad sa mga gastusin sa ospital, ha? Napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo," nahihiyang sambit ni Rosa. "Napakaliit na bagay nun, Rosa. That's the least I could do after all those years," napangiti si Rosa. "Pero napakalaking tulong pa rin nun, George. Hindi mo naman kinakailangan gawin lahat dahil wala ka namang obligasyon. Kung tutuusin, nasabi mo na nandito ka lang sa bansa para sa trabaho. Pwede namang umalis ka na at bumalik na sa Amerika. Bumalik na sa buhay na meron ka roon. Pero nanatili ka pa rin dito. Kaya maraming salamat talaga, ha?" Pagpapatuloy pa ni Rosa. "Anything for you, Rosa," tugon ni George at sumilay ang isang sincere na ngiti mula sa kanyang labi. Napaiwas ng tingin si Rosa dahil naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sinabi ng binata. Hindi siya sigurado kung ano nga ba ang kanyang nararamdaman. Dahil kahit pa 6 na taon na ang nakalipas, si George pa rin naman talagang isinisigaw ng kanyang puso. Hindi nga lamang siya sigurado kung anong patutunguhan ng lahat ng ito. "But I have one request, Rosa," wika ni George. Agad namang napatingin si Rosa sa kanya. "Ano yun?" "Kung kinakailangan mo ng empleyado sa mga negosyo mo, kahit janitress yan, sige, para man lang kahit papaano ay mabayaran kita sa lahat ng naitulong mo." Umiling naman si George. "You cannot work, Rosa. Hindi ka patuloy ang magaling. Kailangan mo magpatuloy ng gamutan na therapy. Only then you will be fully cured." Sandaling natahimik si Rosa nang marinig ang winika sa kanya ni George. Tama nga naman ito. Mahihirapan lamang siya at baka moon siya mipa ang kanyang pagaling kung sakaling persahin pa niya ang kanyang katawan. At baka tuluyan pang mawala ng nanay si Samsam. Hindi pa rin naman kasi niya kayang sabihin kay George ang katotohanan hanggang ngayon. Hindi rin kasi siya sigurado kung sa papaanong paraan niya gagawin ito. "Sa bagay, ano nga palang request mo?" Baling na lamang ni Rosa kay George nang kanyang mapagtanto na wala na siyang magagawa pa kundi ang magpahinga at magpagaling na lamang muna. Balang araw naman siguro ay magagawa niyang mabayaran si George sa lahat ng naitulong nito sa kanya. "Live with me. Kayo ni Samsam," wika ni George. Dahilan upang kumunot ang noo ni Rosa. "Ha?" Nagtataka nitong tanong. Humugot ng buntong hininga si George at saka nagpatuloy. "You need to be properly taken care of, Rosa. At hindi mo kakayanin bumalik sa silong na tinitirhan ninyo at doon magpagaling. It's too dangerous. What I mean is, live with me. Doon ka sa bahay ko titira. Kayong dalawa ni Samsam. Hanggang sa tuluyan kang gumaling." "Pero..." Pagpuprotesta sana ni Rosa pero agad na siyang pinutol ni George.
I will not be accepting no as an answer. Rosa, hayaan mo nang sagarin ko ang pagtulong. Kahit papaano makabawi man lang ako. From, you know, everything that happened. Makahulog ang tugon pa ni George. Napayuko naman si Rosa at sandaling pinasadahan ang tingin si Samsam na nasa gilid lamang at tahimik na naglalaro. Bistulang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kung sa bagay, wala rin namang mag-aalaga sa kanya sa oras na bumalik siya sa kanilang maliit na silong. Makakawawa pa si Samsam kung sakali. Laking gulat na lamang ni George nang bigla siyang yakapin ni Rosa. Pero nang gawin niyo ni Rosa, natagpuan na rin lamang niya ang kanyang sarili na dahan-dahang ibinalot ng kanyang braso sa bewang ni Rosa. At napakapit pa habang naaamoy ang halimuyak nito na siyang tulad pa rin ng dati. Salamat, George. Maraming salamat sa lahat. Wika ni Rosa na mapagtanto niyang nakayakap na pala siya ng mahigpit kay George. Agad siyang nabalot ng hiya. Namumula siyang lumayo mula kay George at saka napaiwas ang tingin. Gayon din naman si George na mistulang nahiyaring kay Rosa. Oh good, I'll sign your discharge papers at magpapasundo na tayo kay Kuya Elmer. I'll have the caregiver prepare your room, sagot ni George sabay talikod. Salamat ulit, George. Pahabol pa ni Rosa. Napangiti si George roon. Anything for you, Rosa. Wika nito sabay tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan naman doon si Rosa na halos hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Nanatili nga si Rosa at Samsam sa mansyon ni George. Sa katunayan, parang deja vu na ang lahat dahil doon din mismo ang mansyon na yon na kilala niya si George. Doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. At iyong mansyon din iyon ang isinumpa niyang hindi niya nababalikan pa. Subalit, nakakatuwa dahil narito na naman siya ngayon. Kasama ang lalaking kanyang una at huling minahal. Akala ko binenta niyo ng mansyon. Nagtatakang tanong ni Rosa kay George na siyang ipinagkibit-balikat na laman ng binata. I bought it again when I saw that it's up for sale. Ayoko nang maghanap ng ibang bahay. This household has a lot of memories and I will never let this one go ever again. Makahulog ang tugon naman ni George sa kanya. May kinuhang trained nurse si George para kay Rosa upang maging katuwang nito sa pag-aalaga. Dahil hindi na rin naman siya nakakatiyak sa kung papaano mas mabuting maalagaan si Rosa. Mainam na yung merong trained nurse na makakasama niya sa pag-aasikaso. Nagpresenta na rin siya na i-enroll si Samsam sa school upang kahit papaano ay makapag-aral naman ang bata. Bagay na ayaw pa ni Rosa noong una dahil sobrang nakakahiya na. Pero ipresenta pa rin ni George ang sarili. Pumayag na lamang si Rosa dahil nga halata rin naman sa anak na gustong gusto rin itong mag-aral. At meron na nga itong tsansa na makatapak sa eskwelahan sa tulong pa rin ni George. Hindi na rin talaga bumalik si George sa Amerika. Sa katunayan nga ay tinatanong na siya ng kanyang mga magulang kung bakit hanggang ngayon ay nasa Pilipinas pa rin si George. Pero hindi naman masabi-sabi ni George ang dahilan. Dahil nais muna niyang maging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Rosa. At isa pa, nangako na siya kay Rosa na hindi na siya aalis pa upang iwan itong muli sa ere. Nagpatuloy sa gamutan si Rosa. Kung minsan ay magpupunta talaga sila sa ospital upang magsagawa ng mga tests. Bagaman mayroong progress ay may mga araw pa rin na minsan ay nangihina rin si Rosa sa dami ng kinakailangan niyang inumin. Pinanghahawakan na lamang niyang pag-asa na gagaling siya. Pipilitin niyang gumaling dahil ayaw naman niyang mawala ng nanay si Samsam katulad niya. Ganon lamang naging routine ni Rosa araw-araw sa loob ng halos isang taon. Gigising ng maaga upang mag-exercise at kumain ng masusustansyang pagkain. Uminom ng kaliwat kanang gamot, mag-siesta, therapy at magtungo sa ospital para sa mga check-ups at tests. Kasama rin niya sa lahat ng yon si George. At habang tumatagal ay lalo lamang lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Habang tumatagal din ay nagpapasyahan na ni Rosa na aminin kay George ang katotohanan ukol sa katauhan ni Samsam. Sa palagay kasi niya
ay wala nang dahilan para itago pa ito. Dahil napakabait naman rin ni George sa kanilang dalawang mag-ina. At ano ba naman yung malaman na ni George na siya ngang tunay na ama ni Samsam? Kaya naman, nang minsang makatulog na si Samsam ay lumabas na si Rosa upang puntahan si George sa balkonahe, na busy sa pagmumuni-muni habang hawak ang tasa ng mainit na tsokolate. George? Pagtawag ni Rosa. Napalingon naman kaagad si George kay Rosa. Yes? May kailangan ka ba? Are you feeling unwell? Puno ng pag-aalala ang tanong ni George. Umiling naman si Rosa. At nabasa na rin ni George ang kanyang mukha. Misulang gusto lamang nito na siya ay makausap. Pwede pa tayong mag-usap? Tanong ni Rosa. Tumango naman si George na para pang kinakabahan pa. Meron na kasi siyang kutob sa nais sabihin ni Rosa sa kanya. Tipid na tumango naman si George at nginitian pa si Rosa. Sinyalas na handa siyang pakinggan ang anumang sabihin sa kanya nito. Umupo na rin si Rosa sa tabi ni George at sandali pa silang nabalot ng katahimikan. Tanging mga kuliglig at mahinang sipol ng hangin lamang ang kapwa nilang naririnig. Hindi naman mahanap ni Rosa ang mga salitang sasabihin. Ngayon na lamang sila napag-isa talaga ni George at ayaw na sana niyang patagalin pa ang pagsabi ng katotohanan sa lalaking kanya namang minsang minahal. How are you feeling? Tanong ni George bilang pagbasag sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Okay naman. Okay na okay. Sana lang talaga ay maayos ng resulta ng mga tests ko sa susunod. Punong-puno ng pag-asang tugon naman ni Rosa. Of course, in God's will. Gagaling ka rin. We're all holding on to hope, Rosa. Kaya sana, ikaw rin mismo ay huwag mawawala ng pag-asa. Nakangiting paniniguro pa ni George sabay abot sa kamay ni Rosa. Napatingin naman doon si Rosa at doon niya napagtanto na oras na nga para sabihin kay George ang katotohanan. Wala na siyang dapat itago pa. George? Pagtawag ni Rosa. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pero alam niyang nararapat niya nang sabihin ito. Dibali na lamang kung anong maging reaksyon ni George. Ang mahalaga ay wala na siyang tinatago mula rito. Hindi naman sumagot si George bagkos ay hinayaan lamang niya si Rosa na magsalita. Humugot ng malalim na hininga si Rosa bago ito magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang kanina pang nais na sabihin. Hindi ako sigurado kung meron ka na bang kasintahan o kung meron kang kinahuhumalingan. Kung sa bagay, matagal na panahon na rin naman tayo nagkahiwalay. Hindi naman malabong makahanap ka ng babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Deserve mo naman yon, George. Dahil napakapait mong tao. At hindi mo naman kasalanan na pilit tayong pinaghihiwalay at pinaglalayo ng tadhana. Panimula ni Rosa. Nakaramdam na kaagad siya ng kirot sa kanyang puso. Nasasaktan na kasi siya kaagad sa tuwing naiisip niya ang posibilidad na meron na ngang iba si George. Hindi naman kasi nila iyon na pag-usapan. Lalo na at napaka-personal na noon. Hindi pa rin sumasagot si George at hinintay na lamang ang mga susunod pang sasabihin ni Rosa. Itong sasabihin ko, sigurado akong ikakagulat mo. Pero huwag mo sanang isipin na ginagambala kita. Hindi na ako manggugulo o manghihingi pa ng kahit ano. Gusto ko lang malaman mong totoo. Bumilis naman ang tibok ng puso ni George. Ramdam niya na ang susunod na sasabihin ni Rosa. Si Samsam. Anak mo siya. Noong gabing nagsama tayo at isinalba mo ko sa club, noong gabing merong nangyari sa atin, nagbunga iyon. Si Samsam ang naging bunga noon, George. Napaiwas ng tingin si George at napaisip ng malalim sa kanyang narinig. Naramdaman naman ni Rosa na nag-init na ang gilid ng kanyang mga mata. Humihingi ako ng patawad, George. Hindi ko naman ginustong ilayo si Samsam sa'yo. Nung umalis ako, hindi ko rin naman alam na buntis ako. Hindi ko lang kasi gustong mapahiya ka. Napakatayag mo na umuli tayong magkita. Kaya pakiramdam ko hindi na tayo nararapat para sa isa't isa. Nagpakalayo-layo ako dahil sa tingin ko,
kailangan ko na ng payapang buhay. Lumipat kami ni nanay ng probinsya. Pero siguro, ibinata sa akin ng mundo ang lahat ng kamalasan. Bumalik ang sakit ng nanay. Hindi na nadala pa sa gamutan at sa kung anumang operasyon. Tuluyan na siyang kinuha sa akin. At nalaman ko pang nagdadalang tao pala ako. Nakaramdam ng habag si George para kay Rosa. Doon lamang niya nalaman ang labis sa trahedyang dinanas ni Rosa. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng iyon at wala man lang naging katuwang sa buhay. Bumalik ako sa Maynila noong magtatatlong taong gulang na si Samsam. Sa pag-aakalang dito ako makakakuha ng maayos sa trabaho. Pero bumalik lang ako sa pagka-club. Hindi ko ibinenta ang katawan ko. Pero tumitable ako. Lalo ko lang napatunayan na hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Kasi ang dami ko lang napagdaanan na tiyak. Ikadudungis ng pangalan mo. Rosa. Anak mo si Samsam George. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi mo kailangang panagutan siya kung ayaw mo. Sapat na sa akin na malaman mo ang katotohanan dahil ayokong magtago sa'yo. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Sa amin. Kailangan mong malaman ang totoo. Na ikaw ang ama ni Samsam. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Rosa at kaagad niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Hindi naman sumagot si George kaya naman lalo namang kinabahan si Rosa dahil sa palagay niya ay tama nga ang kanyang hinala. Masyadong nakagugulat ang balitang iyon para kay George. Pero anuman ang maging reaksyon nito ay maluwag niyang tatanggapin sa kanyang kalooban. I know. Natigilan si Rosa nang marinig ang biglang wikang iyon ni George. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Rosa. Huminga ng malalim si George at ibinaling ang tingin kay Rosa. I knew that Samsam is my daughter. I knew about that. Kumunotang noon ni Rosa sa kanyang narinig. Paano? Hindi kami dapat dadaan sa street ninyo. If it weren't for the traffic. We wouldn't even consider going through your neighborhood. I didn't know you live there. Haven't heard any news about you since you left me. I tried searching, Rosa. Sinubukan kong bumalik sa probinsya ninyo pero you weren't there. Gaya nga ng nasabi mo, lumipat kayo. Panimula ni George na siyang nagpakirot sa dibdib ni Rosa. I would have left everything behind for you, Rosa. If you only knew. Nagpatuloy si George. You left me without any explanation, Rosa. And I understand your reason now. But I surely hope na hinayaan mo muna akong magpaliwanag o pakinggan ang side ko. I could have been with you. I should have been with you. I should have been a father to Samsam. George, paano? When I saw Samsam, it was as if my world stopped. Nakaramdam ako ng kakaiba na hindi maipaliwanag. Parang lukso ng dugo, if that's what they call it. Then dinala niya ako sa silong and I found you there. I had a million questions. I know it was wrong. Pero alam kong hindi ako mapapalagay ng basta-basta. You didn't say a thing. So I took the liberty of having a DNA test done between Samsam and I. And it turned out to be positive. Napangiti si George habang nagpapaliwanag na animoy. Nabunutan na rin siya ng tinik. Habang si Rosa naman ay gulat na gulat dahil hindi niya inaasahang ganoon ang magiging reaksyon ni George. I'll never forget that day I learned that Samsam is my daughter. It shook me to the core. Pero mas lamang ang kasiyahan ko na mapagtanto kong isa na pala akong ama. Tumayo si George at lumapit kay Rosa. Bahagyang lumuhod upang mas mapalapit pa sa kanya. Hindi na rin namalayan pa ni Rosa na kanina pa pala tumutulo ang kanyang mga luha. I am not mad at all, Rosa. I am very sorry you had to go through all of that alone. But I am here now. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita hanggang sa gumaling ka. I will be here for you,
Aunt Samsam. I will always be here. George, salamat. Maraming salamat. Iyon na lamang ang mga salitang lumabas sa bibig ni Rosa. Para bang wala na siyang mahahanap ng mga sasabihin dahil nag-uumapaw na lamang ngayon ang kanyang damdamin. You will get better, Rosa. I will never leave you again. You are my first and last love. My heart will always beat for you. Bulong ni George habang hawak-hawak ang mukha ni Rosa at dahan-dahang inangkin ang labi nito. Nagsalo silang dalawa sa isang matamis na halik na matagal nang ipinagkait sa kanila ng panahon. At makalipas ang 6 na taon, naramdaman nilang muli ang nag-uumapaw na pag-ibig na namamagitan sa kanilang dalawa. Isang buwan nang nakalipas mula nang tuluyang gumaling si Rosa. Dahil sa maraming gamot at magandang pag-aalaga, tuluyang nalabanan ni Rosa ang malubhanyang sakit. Cleared na rin siya sa lahat ng tests na isinagawa sa kanya at tuluyan nang bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Inamin na rin nilang dalawa ni George kay Samsam ang katauhan nito bilang ama ng bata. Bagay na agad namang tinanggap ni Samsam. Sa loob ng isang buwan lamang ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa at animoy isa na nga silang malaking pamilya. Bilang pagdiriwang sa tuluyang pagaling ni Rosa, nagdesisyon si George na dalhin ang mag-ina sa paborito niyang parke. Meron din kasi siyang isang surprise para kay Rosa. Bagay na siyang pinag-isipan at pinagplanuhan niya mula pa naman noong sila'y nasa ospital. Naglatag na sina Rosa at George ng picnic blanket at inilabas na rin ang kanilang mga pagkain. Tuwang-tuwa pa si Rosa habang pinapanood ang mag-ama na naglalaro at pilit na nagpapalipad ng saranggola kahit pa hindi naman ganong kalakas ang hangin sa parke. Picturean mo kaya kami, Rosa? Tanong ni George kay Rosa habang busy pa rin sila sa pag-aayos ng saranggola. Oo ba? Sige, kukunin ko lang ang camera sa bag ha. Paalam ni Rosa sabay takbo pabalik sa blanket kung saan naroon ang bag. Kinuha niya kaagad ang camera at sumenyas naman si George kay Samsam. Alam na rin kasi ng bata ang balak ng kanyang tatay. Nang makabalik si Rosa ay halos mataranta pa siya dahil hindi pala niya nadala ang bagong baterya para sa camera. Ano ba naman yan? Sayang naman! Naiinis na wika ni Rosa at hinayang na hinayang pang ibinalik ang camera sa bag nito. Hayaan mo na, may mga memories naman na mas magandang puso na lang makaalala. Wika ni George. Pero sayang pa rin kasi. Natigilan na lamang si Rosa at halos hindi makapagsalita nang makita niya si George na nakangiti at nakaluhod sa kanyang harapan. Habang hawak-hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing. Matagal ko nang pinag-isipan to, Rosa. Dapat talaga noong ko pa ito ginawa eh. Pero sa bagay, may tamang oras yata para sa lahat. It might seem fast, pero ayoko nang patagalin pa. Ikaw lang naman ang babaeng minahal ko simula noon hanggang ngayon. You're the only woman in my heart, Rosa. I joke, pati si Samsam pala. Biro pa ni George. Ramdam na ni Rosa na malapit na siyang maluha dahil sa sobrang galak at bahagya na nga siyang natawa dahil sa sinabi ni George. I love you with all my heart, Rosa. At wala na akong ibang gustong pakasalan kundi ikaw lang. If you would let me, I could never imagine life without you. You're the one that I want to be with for the rest of my life, through the ups and downs. You're the peace and quiet amidst all the chaos. Mahal na mahal kita, Rosa. George, will you spend the rest of your life with me, Rosa? Will you marry me? Tanong ni George na halos maluha na rin. Hinawakan ni Rosa ang mukha ni George at wala naman din siyang ibang magiging sagot kundi, oo, pagkakasalan kita. George, mahal na mahal kita. Tuluyan ang naluha sa galak si George at agad na isinuot ang singsing kay Rosa. Pagkatapos ay niyakap at binuhat niya pa si Rosa bago ito pa ulit-ulit na hinalikan. Hey! Nanay, tatay! Natutuwang wika ni Samsam. Napatingin si na Rosa at George sa anak. Binuhat ni George si Samsam at kapwa hinalikan nilang dalawa ni Rosa ang pisngi ng bata.
Wala nang ibang hihilingin pa sina George at Rosa dahil nasa kanila ng lahat ngayon. Dalawang beses man silang pinaglayo ng tadhana at pagkakataon, nahanap naman nilang muli ang daan pabalik sa isa't isa. At ngayon nga, ay tiyak na hindi na sila maghihiwalay pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!